like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 13 para ipahiya ka lang. Matapos marinig ang utos ni Cyrus, hindi napigilan ni Diana na matamim sandali. A flash of fear quickly passed in her eyes. Kahit na madalas makipag-away si Diana sa mga lalaki sa school, in fact, she's very conservative deep down. Plus, she looks good and has a good figure, of course, it's bound to make her arrogant. From childhood to now, hindi pa siya nagtanggal ng damit sa harap ng ibang tao. So at this time, isang napakalaking insulto sa kanya na utusan siyang maghubad sa harap ng lalaki. At ang malala pa, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Cyrus na kinamumuhian ni Diana. Hindi niya maiisip kung paano niya haharapin si Cyrus sa hinaharap kung talagang may mangyari nga sa kanila ngayon. Ayaw mo bang maghubad? Eh di sige. Ibabalik na lang kita kay Johnny at babawiin ko ang pera ko. Matapos makita ni Cyrus na nakatayo lang si Diana at hindi gumagalaw, lumabas siya sa kwarto. Doon. Pwede bang hindi ko na lang tanggalin? Mabilis na hinabol ni Diana si Cyrus at pinigilan at nakakagat labing nagsalita. Okay. Huminto si Cyrus at tinignan si Diana. Huminga ng malalim si Diana at nanginginig na hinawakan ang kanyang maong na shorts at pagkatapos ay dahan-daang hinubad. Nang tuluyan ng maubad ni Diana ang shorts niya, tumambad sa harap ni Cyrus ang isang pares ng balingkinitan at makinis na mga binti. He has to admit Diana really has a good figure, with moderate thickness and attractive white legs. Tuloy mo! Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. 2 segundo nag-alinlangan si Diana habang nakatingin kay Cyrus, pagkatapos ay sinimulan niya ng hoverin ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkaraan ng ilang sandali, nahubad na ni Diana ang lahat ng damit niya. Her perfect body is displayed in front of Cyrus for him to see. Tinakpan ni Diana ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay at naiiyak na sinabi kay Cyrus. Bilisan mo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Hindi napigilan ni Cyrus na mag-smirk dahil sa sinabi ni Diana. Pagkatapos, ang sunod niyang ginawa ay talagang kinagulat ni Diana. Tumalikod si Cyrus at tumakbo palabas ng kwarto. Cyrus, anong ginagawa mo? Nang makitang aalis na si Cyrus, nagmamadaling sumigaw si Diana, hindi makapaniwala. Nagawa ko na ang gusto kong gawin. Aalis na ako. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. Hey, aalis ka na. Natigilan si Diana matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Tinitigan niya sandali si Cyrus bago niya maintindihan ang sinabi niya. Aren't you going to sleep with me? Diana hesitated for a second before fully reacting. Dali-dali siyang tumakbo kay Cyrus at niyakap ang braso niya. Halos mag-hysterical na siya noong sinabi niyang, Cyrus, alam kong mali ako. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo kanina. You can do whatever you want now. Huwag mo lang akong ibalik doon kay Johnny. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa mga sandaling ito, akala ni Diana na nagbago na ang isip ni Cyrus kaya todo ang pagmamakaawa niya sa kanya. Siguro dahil sa sobrang nervyos. Nakalimutan niya nang takpan ang kanyang mga private parts kaya exposed na ang buong katawan niya. Sinabi ko bang pupuntahan ko si Johnny? Mahinang tanong ni Cyrus kay Diana. Kung hindi, anong ginagawa mo ngayon? Nalilitong tanong ng dalaga. Tingin mo ba talaga na interesado ako sa'yo? Cyrus looked Diana in the eye and couldn't help scoffing. He said in contemptuous tone, sorry, kahit na hubad na babaeng tulad mo ang nilagay sa harap ko, hinding-hindi ako mate them. Ang ginawa ko lang ngayon ay para makita kung ano ang gagawin ng isang cheap na babaeng tulad mo para lang sa pera. I don't dare to touch a woman who would rather use her virginity for 300,000 pesos. You! Galit na galit na tinitigan ni Diana si Cyrus. Oh, anong meron sa akin? Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Cyrus, you're humiliating me today, aren't you? Malakas na sigaw ni Diana. Oo, pinapahiya kita ngayon tulad ng paggamit mo ng pera para ipahiya ako dati. You're no better than me now. Kalmadong sagot ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Tulala na naiwan si Diana sa loob, iniisip ang sinabi ni Cyrus sa kanya ngayon lang. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Diana na ang kanyang nakaraang pag-uugali ay tila katawa-tawa.
Maybe she was not qualified to humiliate the former Cyrus, let alone the present him. Sa kabilang banda pagkaalis ni Cyrus sa motel, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jonathan. "Chairman, what can I do for you?" Magalang na tanong ni Jonathan pagka-connect ang tawag. "Help me investigate a man named Johnny Cabral." Pulong ni Cyrus. "Masusunod po, Chairman. I'll send someone to investigate. It won't be long before someone contacts you later." Mabilis na sagot ni Jonathan. "Sige." Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay ibinaba ang telepono at tumakbo pabalik sa school. Pero bago pa man makapasok si Cyrus sa school, may humantong isang itim na Mercedes-Benz sa harap niya. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa kotse, kinakabahang nagbaw kay Cyrus, at mahinang sinabi, "Sir De La Cruz, hello po." Cyrus glanced up and down at the middle-aged man and asked in a low voice, "Tauhan ka ba ni Jonathan?" "Yes po, sir, subordinate po ako ni Mr. Lopez. Hindi po ba inutusan niyo po akong imbestigahan ang isang taong nagngangalang Johnny Cabral? Tapos ko na po yung gawin. Pupuntahan na po ba natin siya ngayon?" Ang mabilis na sabi ng lalaki. "Okay, let's go now." Tumango si Cyrus. "Sir, sakay na po kayo." Agad na pinagbuksan ng pinto ng kotse ng middle-aged na lalaki si Cyrus. Parang nahiya naman si Cyrus dahil sa ginawa ng lalaki kaya sinabi niya na, "Ano, wag ka nang magpo at opo sa akin. Sir De La Cruz, ikaw po ang boss ni Mr. Lopez at si Mr. Lopez naman po ang boss ko. Tama lang po na maging magalang ako sa inyo." Mahinahong sagot ng lalaki. "Ahaha, ano nga palang pangalan mo?" Nakangiting tanong ni Cyrus. "Ako po si Thomas Dionisio, sir. Tawagin niyo na lang po akong Tom." Sagot niya habang nagmamaneho. "Ikaw talaga si Thomas Dionisio." Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus pagkatapos marinig ito. Kitang-kita ang sobrang gulat sa kanyang mukha. "Narinig niyo na po ba ang pangalan ko, sir?" Nakangiting tanong ni Tom. "Siyempre naman. Sino ang hindi nakakakilala kay Thomas Dionisio, ang gang leader na may hawak ng buong Santa Rosa City?" Gulat na sagot ni Cyrus. "Anong gang leader? Isang errand boy nyo lang po ako, Sir De La Cruz. Kung mayroon man po kayong iuutos sa susunod, hindi nyo na po kailangang tawagan pa si Mr. Lopez, tawagan nyo na lang po akong direkta." Magalang na sabi ni Tom habang nakatingin kay Cyrus. Cyrus looks at Tom helplessly and doesn't know how to describe his mood at this time. Halos lahat na ata ng mga taga Santa Rosa kilala ang pangalan ni Tom. Natural, ilang beses na ring narinig ni Cyrus galing sa mga classmate niya ang pangalang ito. It is said that Tom is a powerful man who knows the ins and out, and the black and white that is happening in the city. Basically, unti lang ang nang-ahas na kalabanan siya. Maraming lugar din sa syudad ang hawak niya. Hindi kailanman naisip ni Cyrus na si Thomas Dionisio, isang bigating tao sa lipunan, ay magiging driver niya at pahihintulutan siyang tawagin siyang Tom. Kung malalaman lang ni Liam, Ryan at ng iba pa ang tungkol dito, hindi kaya mahimatay sila sa takot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ipinarode ni Tom ang Mercedes-Benz sa harap ng bar kung saan iniligtas ni Cyrus sina Diana at Jenny. Pagkatapos ay pinagbuksan ng pinto si Cyrus at mahinang sinabi, "Sir, ayon sa nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nandito ang Johnny na binanggit mo. Well, let's go in and have a look." Malumanay na sagot ni Cyrus at saka direktang pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Cyrus ang private room na pinasukan niya kanina, at pagkatapos ay direktang tinulak papasok ang pinto. Si Johnny, na naglalaro ng poker, ay nagulat nang makitang pumasok si Cyrus. Then he smirked and shouted with a sneer. "Oh, diba si Cyrus ta? Ba't bumalik ka? Bumalik ka ba para dilaan ang sapatos ko? Sorry, sapatos ko naman ang marumi ngayon." Tinitigan ni Cyrus si Johnny at mahinahong ngumiti.